Hello guys, ayan. Alam naman natin lahat na kailangan nating i-register ang ating mga SIM card, especially sa mga OFW na wala sa Pilipinas at kailangan nating i-register ang ating roaming. So ako, naka-successful registration na po ako at nag-message na sa akin ng Globe na successful registration na po ako. Kaya ngayon, tuturuan ko po kayo na paano ma-register ang mga SIM card nyo. Tsaka napakadali lang at huwag po kayong matakot. Magtyaga lang po kayong maghintay kasi minsan po ay napakatagal ng loading. Kaya tsaga-tsaga lang po kayo at huwag nyo pong laging ininext or something na ano. Kung sakaling hindi nyo kabisado ang mga address nyo sa Pilipinas or yung ID number nyo, isulat nyo muna sa papel kasi ilang beses na ako na fail kasi lagi ko siyang inaano. Pag naghanap ako na tinignan ko yung ID number ko sa photos ko, biglang nawala yung registration ko. Kailangan nyo talagang isulat sa papel. Maghanda kayo ng papel at isulat nyo yung ID number nyo kung ano. Pero kung hawak nyo naman yung passport nyo at ID nyo, no need na. Doon na lang kayo magbase ng number nyo. So, ngayon, tuturuan ko pa kayo kung paano ko nagawa ang aking SIM registration. Napakadali lang. At kailangan nating i-register dahil gamit natin sa GCash o sa online bank natin, di ba? So, napaka-importante sa ating mga OFW kung saang sulok ng mundo at lahat ng ano, yan. Let's go to register our SIM card. Bye! Ngayon, guys, sinerch ko lang sa Google ng Globe SIM yan, registration. Wait nyo lang yan. Tapos, register your Globe SIM card. Yan, mag-wait ka lang. And then, lalabas na yan. Hanapin mo lang yung nanap ko. Ayan guys, i-type nyo lang yung number nyo na SIM card na i-re-register nyo. And then, wait nyo lang po kasi medyo mabagal. Kailangan tayong magtyaga para ma-register. Ayan. And then, lalabas yung verify your number. Maglalabas sila ng OTP. Ayan na nga. Ito sa ano na to, medyo mabagal. Kaya, kailangan meron tayong tiyagang maghintay. Huwag natin ibaback. Kasi pag ibaback natin, mawawala yung registration natin. Ilang beses na rin ako nagtry. Kaya, nagtsiga-tsiga lang din talaga ako at paulit-ulit akong nag-register. Ayan. Ayan, lalabas yan. At itatype mo na yung information mo, pangalan mo, middle initial, last name, tsaka ilalagay mo lahat yung buong pangalan mo. Yan, middle name. Yan, pagkatapos niyan, last name, birthday. Kung ano yung nakalagay sa ano mo, yun ang ilalagay mo dapat sa registration para mabilis. Yan, tapos hinihingi nila yung buong address ng kung saan ka nakatira. Actually, nasa ibang bansa ako, kaya yun, nilagay ko na lang yung, syempre, yung address ng mga magulang ko. Yan, mag-wait na naman ulit tayo. Magtyaga lang tayo kasi huwag nyong ibaback. Talagang kailangan nating hintayin. Kasi mahirap makapasok sa registration. Lalo nang sa dami-daming nagtatry sigurong mag-register. Siyempre, nakakatakot din naman. Yung SIM card na gamit mo,
igamit mo sa mga lahat ng mga bank account mo, sa GCash account mo, di ba? Yan. Nilalagay mo yung ano, lalagay mo yung buong address mo, kung saan ka sa Pilipinas, sa lahat ng mga OFW. Yan, ilalagay mo yung kung saan ka nakatira. Yan, Cavite. Pagkatapos mong fill upan yung buong ano mo. Actually, dito sa, ano, sa paglagay ng address ay na medyo natagalan ako dahil kailangan malumabas yung pagpipilian mo kung saan kang barangay iayaw. Kaya lagi nag-try ako nang try. Kasi hindi siya nag-next eh. Kailangan mo talagang ilagay yung buong address mo. Yan. Kahit i-type po yung barangay ng aming lugar, hindi talaga siya nag-next. So, kailangan talaga yung arrow lumabas yung yan, katulad nito. City of General Trias. Kailangan lumabas talaga yun. Mismo doon sa may arrow. Yan, na-try ko uli. Kasi ayaw nga lumabas yung sa barangay. Ilang ulit kong try. Hindi talaga siya lumabas. Yan, tsaga lang talaga guys. Tsaga lang po talaga kayo mag... Tsaga lang kasi hindi mo pwedeng iba. Kasi pag ibabak mo, babalik ka na naman sa zero. Babalik ka na naman sa ano. Yan, pinagtsagaan ko na lang uli. Yan, lumabas na. Lumabas na yung ano. Yan, nag-next na siya. Next, proceed na po tayo. Nasa verify your identity. So, passport. Hinanap ko yung passport. Tapos, number. Yan, hinahanap. Hinahanap po yung passport ko. Kaya, medyo natagalan ako dito sa time na to. Yan. Medyo natagalan ako. Naghahanap ako kung saan yung papel na sinulatan ko. Kasi, pag naibak ko, nawawala na naman siya, mawawala, kaya hindi pwedeng iba, kaya sinulat ko sa papel, ay yung papel na wala. So, hinanap ko uli yung papel para mailagay ko yung passport number ko. Ay, napakahirap, kasi nung una kasi fail eh. Tinignan ko sa may photos ko, biglang nawala yung pinag-fill upan ko, kaya kayo guys... Kailangan lagi kayong handa at isusulat nyo sa papel. Kung hindi nyo kabisado yung ano nyo, isusulat nyo sa papel at ano, hindi nyo pwedeng hanapin sa cellphone nyo kasi nawawala yung registration nyo at sayang. Ang hirap pa naman makapasok. Ayan, nakita ko na yung papel. Ayan, sinulat ko na. Ito, nag-upload na ako. Kailangan mo rin mag-take a selfie. Magse-selfie ka. Pipicturean mo yung ano eh. Yan, kailangan. Ayaw niya ng galing sa picture. Ayaw niya oh. So, nabasa ko ulit. Take a selfie pala siya. So, magse-selfie ako niyan. Kailangan kasi may selfie, tapos may valid ID mo. Sa valid ID, napakahirap pa naman mag-send ng picture sa may valid ID kasi hindi nila tinatanggap galing sa cellphone. So, pinicturean ko uli yung passport ko. Yan, mautak sila. Hindi ma-upload galing sa
photos mo, kailangan mong picturean. Pinicturean ko yung ano ko, passport ko niyan. It took a long, napakatagal ng hintay mo. Kailangan talaga matyaga ka maghintay kasi hindi siya yung pagka-upload mo ay nakiklik agad. Napakatagal pa naman yun. Kaya, kailangan mo talagang magtyaga kung gusto mo ma-registered yung ano mo. At hindi mo pwedeng... Ako, hindi ako nagre-refresh o ano man kasi natatakot akong bumalik na naman. Kasi, pang ilang balik ko na ito eh. Pang ilang register ko na kasi una at pangalawa na fail ako. Yun nga, yung kinukuha ko yung information ko. Ayan, okay na. So, wait ka lang konti. Hintay mo lang na ma-okay. Wala ka talaga guys, anuhin. Yan, i-chinek ko lang lahat. Tapos, submit. Hintay ka lang, magtsaga ka lang talaga at wala ka talagang pipindutin kung ano-ano. Yan, okay na, registration complete na. Thanks. At in-screenshot ko kasi kailangan kong i-save yung reference number. Yan, maraming salamat guys. Yun lang, napakadali lang. Kailangan mo magtsaga-tsaga lang.